Hi, I'm Engineer Leia Miss Terra Madredejo from Sarsogon State University, Civil Engineering Licensure Exam passed started this November 2021. 10 days after board exam, nung lumabas na yung result at andun yung pangalan ko, doon ko lang talaga totally na-realize na lahat ng pagod, lahat ng hirap, puyat, lahat yun sulit. Lahat ng hell week, everyday quiz, every week exam, lahat yun worth it. Sa mga kapwa ko CE graduates na nagbabalak mag-take ng board exam, yung masasuggest ko lang is sana, as much as possible, madaanan nyo lahat ng topic. Tsaka, the best pa rin talaga yung solve as many problems as you can. Sa mga CE student na nahihirapan ngayon lang yan guys. Isipin nyo pa rin yung reason bakit kayo nag-civil engineering. Kapit lang. Kasi darating din yung time na kayo naman yung tatalon sa saya kasi pasado na kayo. Sa mga naging instructor ko in 5 years in college, sobrang thank you po. Sa family ko, sa mga study buddies ko nung college, guys, kayo naman susunod. Sa partner ko na the best sa pag-motivate, thank you. At kay God, thank you po. Hi, I'm Engineer Giselle De Liosa, new passer from Sarsogon State University. So, ngayon, isi-share ko kung ano ang mga naging journey ko during college days nung nag-review at after na makapasa ng board exam. So, nung college days pa lang, nabagsak rin ako sa Mechanics 3. So, nung pagkabagsak ko yun, parang, syempre, masakit mabagsak. So, yun ang naging dahilan kung bakit nagpursige ako mag-aral at kung parang patunayan ko sa sarili ko na kaya kong maging civil engineer. So, next is during review. So, during review, puro sleepless nights. Minsan, nakakapagod rin dahil 2 months lang yung oras na kailangan namin mag-review. Dahil sa mga unang buwan ay nagtrabaho kami dahil akala namin hindi matutuloy ng board exam. Pero nung may natuloy na, napag-desisyon namin na mag-take na. So, ang pangatlong experience naman is passing the board. So, yung araw na yon halo-halong nararamdaman. Siyempre, nung nakita ko na yung pangalan ko sa list of passers, siyempre, masaya na nakakaiyak dahil ganap na ako isang civil engineer. So, kaya ang mensahe ko sa magtitake ng board exam, tiwala sa sarili. Isipin nyo na kaya nyo. Good luck and God bless. Hi, ako nga pala si Engineer Richard Lavardia from Sarsogon State University. Recently passed the licensure examination for civil engineer and experience during my review. Nagre-review po ako every afternoon at saka evening, at least 5 hours a day. And yung 5 hours po, hindi yung tuloy-tuloy. Review, sleep, review, rank, review. And tips ko para sa mga mag-take ng licensure examination for civil engineer, mock board exam po using the CRF. Titake nyo lang po yung 2015 to 2018 board exam with time limits 5 hours, 4 hours and 5 hours. And thank you sa lahat. Thank you kay God, thank you to my family and to my friends, and yun lang po. Thank you. Thank you. Hi, I'm Engineer Jesus M. Estrada at isa ako sa mga mapalad na nakapasa ngayong November 2021 sa Civil Engineering Licensure Exam, and I'm from Sarsogon State College, pero Sarsogon State University na siya. So, ngayon, ikukwento ko sa inyo ang naging journey ng pag-review ko. Bale, twice akong nag-review. Una, yung sa November 2020 sana. Nag-in-house kami noon. Tapos, naka-enroll ang iba kong kaklase nun sa Isplana. Medyo madali lang yun, mga 2 months, kasi bigla nagkaroon ng COVID dito sa Sarsogon. So, ang iba, pinapauwi na ng mga magulang nila. Tapos, ang next naman, ay, bigla yun na postpone na November 2020. Kaya,
hindi naman dire-diretso talagang review ko kasi nakakatamad naman na magre-review. Hindi naman sigurado kung matutuloy talaga yung board exam. So, next naman nun. So, na-rescued naman yung November 2020 sa May 2021. Nag-decide na lang ako nun na magre-review na lang ako dito sa bahay since meron naman wifi. Tapos, para makatipid naman. Nag-enroll ako nun sa Mega Review Center. Tapos, yun, tuloy-tuloy yung review ko kasi dapat masabayan mo yung flow ng review kasi kung may day na hindi mo pinanood yung video, yung review, ang flow ng review, mahuhuli ka, matatambakan ka ng mga videos, ng mga modules. Nakakasabay naman ako nun, lalo na sa math, tapos sa JU Hydro. Tapos, nung papalapit na naman yung May, biglang nagka-cancel na naman yung mga board exam. Hindi lang yung sa engineering, pati sa ibang mga exam. Around April, na-cancel na nun yung sa electrical. So, parang medyo nawawala na ako ng momentum para mag-review. Nasa design na kami nun na subject. Ang ginawa ko na lang, hindi na ako naka-review nun. Kasi nga, nakakatamad na, makakancel lang, alam namin na makakancel na naman yung exam namin. Nakakadown yun. Pero, nung nag-cancel na nga, na wala na yung para sa May 2021. Tapos, nung half year na, mga June, July, ganyan, natutuloy na yung mga board exam na naman. So, ako undecided na naman kung mag-take na ba ako ngayong November 2021 kasi nakakapanghina na magre-review tapos makakancel na naman. Ganyan. Nung September, natuloy na nun yung electrical, ang board exam ng electrical engineering. Pero ako, matamad na ako nung mag-aral kasi ulit-ulit na lang na mag-aral. Math. Nang natuloy na yung mga engineering na board exam, parang sabi ko, dapat magbalik na ako sa pag-review. Tapos, nung, di ba September na noon, madali na ang exam. November, so 2 months na lang ang review. Sabi ko, mag-May na lang ako para prepared para may 6 months. Pero, since parang alam na namin na matutuloy talaga 100% yung sa civil, napag-isipan ko na try ko lang na mag-exam since sayang naman na palipasin ko lang. So, yun, nag-decide kami na mag-in-house nila Engineer Lagsit, Engineer Maranan, Engineer Sol, sila yung kasama ko. Review kami for 1 month. Sabi namin, makisapalaran na kami. So, yun, gumawa ng routine si Engineer Lagsit. For 1 month, dapat masolve namin yung CE reference. Nag-start kami nung May 2011 hanggang sa present pass board yung November 2019. Minsan, may mga time na sobrang negative ko na hindi ko alam yung, lalo na sa design, kasi baka si Ma'am Proxy mag-release ng mga problem sa design ng mga NSCP 2015. Eh, yung mga sa passport, mga NSCP 2001 ang mga naglalabasan before. Tapos, more on NSCP 2015 sa steel. Pero, pag sa RC, lumabas yung mga NSCP 2015, parang hindi ko yun kabisado. Kaya, minsan, humihingi ako ng moral support sa mga friends ko, sa parents, na sana, ang sabi nila, kaya ko naman yan, nagtiwala sila. Dapat talaga, hindi ka panghinaan ng loob during review mo. So, feeling ko ito ang mga
tips na matutulong ko sa mga future engineers natin na dyan na mag-take ng board exam. So, una, dapat may routine kayong sinusunod everyday na yun ang gagawin nyo within your review sa 6 months or ang iba nga, less than 6 months yung review. Tapos, dapat mag-leave din kayo ng day na rest day nyo kasi baka maumay naman kayo, kakasog, kakapuyat, kanya. Dapat mahalaga pa din yung health nyo. Tapos, dapat focus talaga kayo kapag nagre-review kayo para ma-observe nyo 100% yung inaaral nyo. Kasi useless naman yung nagsosolve ka nga, pero hindi naman, wala ka sa mood na mag-review. So, next pala yung mga review materials. Dapat alam mo yung trend ng mga past board exam na nagsilabasan na. Kasi napansin ko nung sa JU Hydro at Design, may mga certain topics na malabas talaga siya. So, malaki yung chance na baka lumabas ulit, ganyan. Yung napansin ko, yung sa math, bihira sa math yung umuulit talaga. Yung trend ng math, pataas talaga. Pag lumabas na siya sa ganitong taon, parang ang liit na lang ng chance niya na lumabas ulit. Tapos, dapat kapag nag-review ka, dapat nagpe-pray ka din, humingi ka kay God ng tulong na sana ma-absorb mo itong topic na nire-review mo, bigyan ka ng guidance. At next naman siguro yung pagkatiwalaan mo yung sarili mo na kaya mo, dapat ipuno mo ng positive energy yung isip mo para maging positive din yung outcome ng hinahangad mo. Kasi kung puro negative yung inisip mo na baka hindi ako pumasa ganyan, magre-reflect yun sa action mo. Kaya maniwala ka talaga na kakayanin mo na mapasa yung board exam, mangyayari yun. And naniniwala naman ako doon na kakayanin niyo guys. So magpapasalamat pala ako sa mga tumulong sa journey ko sa pag-reviews. Sila Engineer Lagsit, Engineer Maranan, Engineer Sol, sila yung mga study buddy ko nung palipit na talaga yung board exam. Andyan sila para turuan ako sa mga hindi ko alam, magtulungan kami, hindi lang sa pagsolve, pati sa pag-lift ng confidence na kakayanin namin apat. Tapos sa aking parents na very supportive, at wala naman siguro ako dito kung wala sila. At sa mga instructor namin, mga sila yung naging stepping stone namin para makuha talaga yung resensya namin. Sila ang naghulma ng aming katauhan. Tapos, gusto sa lahat ng naging parte, naniwala sa akin since day one na kaya ko na mapasahan tong board exam. Hi, I'm Engineer Shena Sol from Sorsogon State University. And masasabi ko lang sa mga civil engineering student dyan, huwag kayong susuko. Mahirap talaga ang civil engineering. Ako nung during undergrad ko, ilang beses akong bumagsak. Siguro mga 5, ganyan. Then, buti na lang talaga ino-offer yung nababagsak kong subject during summer class or second sem. May time na hindi ino-offer yung subject, and as in, sa kagustuhan ko talagang makagraduate on time is nag-cross-enroll kami sa Divine College. Thanks God, nakagraduate on time and natapos yung engineering life ko ng 5 years. Pero nangyari na nga yung COVID noon that time. Yung akala naming 2 weeks lang na walang pasok is hanggang ngayon hindi pa ini-encourage yung face-to-face class. Yung inaasam-asam namin na graduation is hindi na nga nangyari. So medyo nakaka-down kasi
syempre as a student sa college, gusto din namin makapag-marcha kasama yung parents namin, ganyan. So, pero wala namang may gusto sa nangyari, kaya tanggapin na lang and magpatuloy lang sa laban. Payo ko sa mga engineering students ngayon na huwag kayong susuko. Mahirap ang engineering, pero kung gusto mo talaga ang isang bagay, paghihirapan mo siya. Laban lang. I start my review noong June 2020 para sa November 2020 na board exam. Nag-boarding house kami noon ng mga classmate ko. Then, kasi alam naman natin, mas maganda mag-aral talaga pag grupo kayo, may matatanungan kayo, may katulong kayo mag-aral. Then, yun, seryoso kami sa pag-aaral until sunod-sunod yung postponement ng PRC sa mga board exam. Hanggang sa ma-postpone na nga din yung sa amin, yung November 2020 Civil Engineering Licensure Exam. Hindi naman ako tumigil sa pag-review nun, pero nabawasan talaga yung aral. Kasi iniisip mo malayo pa naman yung board exam, may pa naman, ganyan. Pero nag-review pa din. Then start ulit ng review nun is end of November ata para naman yun sa May 2021 board exam. Then medyo nakakatamad kasi start ka na naman sa math, ganyan. Pero kailangan mo talaga mag-aral kasi sobrang dami din ng topic sa math. Sobrang lawak ng coverage ng board exam. As in, hindi mo talaga ma-predict yung lalabas sa math. Then, ayan na naman si PRC. Nagpaparamdam na naman ulit. April ata na na-cancel yung May 2021 board exam. So, parang sobrang nakaka-down, sobrang nakaka-sad na sayang yung effort, yung antok, yung pagod, yung tuition, sayang hat. Kasi mag-start ka na naman sa umpisa. So, nag-decide muna ako nun mag-work. June, nag-work ako nun. Then, habang nag-work, tinatry ko pa din makapag-solve ng problem kahit 20 to 30 problems, ganyan, per day. Pero minsan, pag walang ginagawa sa office, madaming nasosolve. Pero minsan naman, wala ka nang masolve, sobrang daming ginagawa. Sobrang hirap talaga pagsabayin ng work tsaka pag-aaral kasi hindi mo alam kung saan ka mag-focus sa work ba o sa pag-aaral. Pero syempre dahil may goal ka, may gusto kang makuha, which is yung lisensya mo, kailangan mo mag-give up ng isa. So nag-design ako noon 2 months before board exam namin, September 15. Nag-resign ako noon. Then, sa 2 months na yun, iniisip ko ba kung kasya ba yung 2 months na yun, kaya ba aralin lahat ng topic na hindi ko pa naaral kasi nag-stop talaga ako sa pag-review nun habang nag-work kasi hindi ko kayang pagsabayin. So, ayun, na-stress ako ng sobra. Minsan, naiiyak na lang din ako kasi hindi ko alam kung saan magsisimula, saan, gano'n lalo na pag sobrang hirap ng subject, hindi mo maintindihan, wala kang katulong mag-aral, asa ka lang sa mga video, YouTube, ganyan. Pero yun, inisip ko, need ko mag-focus, need kong pag-aralan yung mga hindi ko pa natatakal na subject, which is yung mga mahirap pa talaga, na yung structural engineering. Dun sa 2 months na yun, ang una kong inaral is yung design, sunod yung geohydro, and last yung math. Kasi akala ko sa math is madali lang. Kala ko lang pala talaga, as in. Dun sa 2 months na yun, 1 month nun is solo lang ako sa pag-aral. Minsan naiiyak na lang ako kasi walang katulong mag-aral. Ang hirap ng subject. Hindi ko na maintindihan. Pero hindi dapat panghinaan. May goal ka na mag-first take lang sa board exam and ayaw mo nang umulit mag-exam. Then yung last month namin ng pag-review nun, October 16, apat na kayo magkakasama mag-review nun sa isang bahay. So medyo magaan na sa loob na may katulong ka na mag-aral, may kasabay ka mag-aral, medyo masaya na. Puro na lang kami nun si reference, mga past board exam problems kasi 1 month na lang, kulang ka na talaga sa oras eh kung hindi mo pa pag-aaralan yung mga trend na past boards. Kahit na may kasama ka na mag-aral, medyo nakakapagod pa din talaga. So, kailangan namin mag-relax.
kahit konti. So, kumakain kami sa labas, nagpapahangin, ganyan. So, para mabawasan man lang kahit ng konti yung ano namin, baga, yung stress namin. Kasi hindi talaga mag-function mang maayos yung utak mo pag sobrang pagod ka and sobrang dami mong iniisip na iba. And syempre talaga, wag na wag mong kakalimutan na mag-pray, na humingi ng tulong kay God, kasi siya talaga yung laging nandyan. Kasama mo talaga siya sa laban mo. Advice ko lang sa mga magtitake ng board exam next year na huwag kayong panghinaan, kasi ang pinakakalaban niyo talaga dyan is yung sarili niyo. And gawin yung inspiration yung family mo, yung pagod ng mga magulang mo, yung mga taong nakasuporta sa'yo, and even yung mga negative na naririnig mo is gawin mo siyang inspiration na kailangan mong patunayan sa kanila na kaya mong makapasa and kaya mong maging engineer. And syempre, wag na wag mo din kakalimutan humingi ng tulong kay God, kasi siya talaga yung lagi mong kasama sa lahat ng laban mo. And hindi kanya papabayaan, basta lagi ka lang mag-pray. So yun, padayon engineers, good luck!